morning po, mga kapatid. God is good. And all the time? Okay, yes, amen. Maupo na po tayo, mga bata. Okay. Yesterday is the graduation day of our kids who joined the DVBS camp. Thank God for the good weather, especially the past 3 days po of our DVBS camp for the kids. We're so blessed, mga kapatid. God gave us another opportunity or chance to serve His kingdom through DVBS. We have almost 70 kids po na participant coming from different part of Ilagan. Ang DVBS po natin ay matagumpay na natapos na punong-puno ng joy and thanksgiving in the heart of our children. Sabi nga ni Glaven, yung bata, yung isang bata doon, ang saya-saya daw po ng feeling, sabi niya. And now, nais ko pong i-welcome ang ating mga campers. Tumayo nga po ang ating mga campers na present today. Ayan po sila. Ayan. Yung iba, padating pa lang. Okay, maupo na kayo mga bata. Brothers and sisters, tandaan po natin, we're just God's instrument upang mapalaganap ang kanyang gospel. At umpisahan po natin ang pagtatanim sa mga bata at kabataan natin ngayon. Amen? Sabi nga sa Proverbs 22 verse 6, train a child in the way he should go, and when he is old, he will not turn from it or depart from it. Gaya nga na madalas sabihin ni Pastor Jess and our church elders, magtanim lang tayo ng Word of God, and si God ang magpapatubo nito sa puso ng bawat masyairan natin ng gospel ni Christ. Amen? Magpatuloy po tayo, brothers and sisters, na kumilos para sa ating great commission. For we know the Lord works out everything for His own goods and purpose. Amen? Maraming salamat din po sa mga sponsors natin, mga facilitators, teachers, kitchen staff, lalong-lalo na kay Mama at saka kay Sister Nelia na super, super, super galing magluto, ang sarap ng mga niluto. And most of all sa ating butihin at walang kapagurang pastor, si Pastor Jess and family. Thank God. To God be all the glory sa bawat tagumpay ng ating church activity. Amen? Next week na po ang ating Yes Camp, and I'm sure excited na po ang ating mga young people. So God is so good talaga. Amen? Amen. Okay, brothers and sister, tumayo po tayo, sabay-sabay po nating i-recite ang ating Shema Israel. All together, please. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Amen. Please remain standing po for our praise and worship song to be led by Brother Jorens and the music ministry. Thank you, Pagina. Ayun. Good morning po, mga kapatid. Good morning. God is good. Amen. And all the time, God is good. Amen. So, sa mga ano po, no, na naka-witness po kung paano po kumilos ang Panginoon sa mga kids ministries natin, yung mga nakaraan po mga tatlong araw. Upo muna po tayong lahat. Opo. Ano na sa mga naka-witness po kung paano po kumilos yung Panginoon sa mga bata natin na I do believe na no, meron pong joy sa mga heart natin na nakita po na may, ginagamit po tayo ng Panginoon para po magtanim ng mga salita niya sa mga bata na ito. Amen. Amen. At sa mga kapatiran po natin na may iba pong pinapagawa ang Panginoon sa ating trabaho, sa mga kapatiran natin nag-aaral, I do believe na sa trabaho at sa pag-aaral natin na yun is we honor and we praise and we worship our Lord. No? Na magmula sa trabaho natin hanggang sa loob ng bahay natin, hanggang sa mga masters natin, hanggang sa mga ano natin, tauhan natin, is lahat po tayo ay ino-honor natin ng Panginoon by our works. And I do believe na
habag ng Panginoon kung meron po mga pinaparealize ang ating Panginoon sa atin na dapat nating matutunan bilang mga Kristiyano. Amen? Amen! So, sa linggo na ito, nagpapasalamat ako sa Panginoon at binigyan niya na naman tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isa pong pagtitipon muli upang tayo po ay sabay-sabay na papurihan at sambahin ang ating Panginoon, na tayo po lahat ay magkaroon ng pagkakaisa na makinig sa mga salita niya. Amen? Amen. So, maraming mga nangyari sa mga linggo natin, pero naniniwala tayo na yung Panginoon lang natin ang sovereign sa buhay natin. Siya lang po ang nag-rule at siya lang po nag-overcome. Siya lang po ang ginagamit. I mean, siya po ang nag-ano sa atin, nagbibigay po sa atin ng kalakasan, ng katalinuhan, at ang king kasipagan po at katiyagaan sa mga ginawa po natin. No? Sabi po dito sa Psalms 115, "Not to us, Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Why do the nations say, where is their God? Our God is in heaven. He does whatever he pleases him. But their idols are silver and gold made by human hands. They have mouths but cannot speak." So yung Panginoon na sinasamba natin ngayon sa isang linggo natin, I do believe na nag-work ang Panginoon sa buhay natin sa isang linggo natin. Amen? Amen. So inaanyayahan ko po lahat na tayo po ay tumayo at papurihan at sambahin natin ang ating Panginoon. Amen? Amen! Malapak po tayo sa ating Panginoon. Magpo po tayong mahiya na itaas ang ating mga kamay. Trust is in the one who holds it all together. Our hope is in the name that stands over all. Our future in the hands of a God who will never be shaken, never be shaken. God, you are in control. Your truth will last forever. You're never letting go. You're fighting for all. Our confidence in you makes us brave.
ng Panginoon lang ang in control sa buhay natin. Amen. Amen. Sabi sa Psalm 99:1-3, "The Lord reigns, let the nations tremble. He sits enthroned between the cherubim. Let the earth shake. Great is the Lord in Zion. He is exalted over all the nations. Let them praise your great and awesome name. He is holy and he is only king forever." Hallelujah. Papatuloy po natin na papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, isa lang hari natin sa buhay natin. At hindi magbabago yun. At forever yun, na siya lang ang maghahari sa buhay natin. Amen. Amen. Victorious ang ating Panginoon, then ang ating Panginoon ay hindi lang victorious, at lalo-lalo na, He is more than conquerors. Dahil siya mismo ang nag-overcome sa hindi kaya ng mga tao, siya mismo ang nagpakita sa atin na siya lang at siya lang
ang makakapagligtas at siya lang ang kinakailangan natin. Wala nang ibang mga tao, wala na po lahat, siya lang po talaga ang kailangan natin in a sense na tayo po ay napakamakasalanan natin at wala na po tayong, wala na pong meron sa heart natin kundi corruption at ang Panginoon natin, siya lang po ang nagbigay sa atin ng pagkakataon, nagbigay ng tulay para po bumalik sa Kanya at sa righteousness niya po, yun po ang ibinibigay niya sa atin para po tayo ay makita ng Panginoon na tayo po ay Kanyang mga anak. Amen? Amen. Sabi po sa Proverbs 16:4-9, the Lord works out everything to its proper and even the wicked for a day of disaster. The Lord desist all the proud of heart. Be sure of this, they will not be unpunished. So mga kapatid, kung ang Panginoon natin ay only King forever and God is in control, more and more than conquerors, then ang ating mga pangangailangan ay nasa hari lang natin na nabubuhay pang, sa forever. Amen. We are more than conquerors, Lord God. We are more than conquerors. Thank you, Lord. Hallelujah. When my hope and strength is gone, you're the one who goes beyond. You are the light, you are the fight that's in my soul. Oh, your resurrection power burns like fire. Greater than the darkness.
Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal, sa habag at salita ninyo, Lord God, hindi po namin deserve. We praise you, Lord God, at maraming po salamat sa lahat-lahat. Hayaan po ninyo, Panginoon, alam po namin na hindi pa po ito karapat-dapat sa inyong gawa sa aming buhay, Panginoon. But please, Lord God, may we offer you praise and worship to your name, to your glory, and to your majesty, Lord God. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Kayo lang po ang sovereign sa aming buhay. Hindi po kayo nagkakamali. God, kayo lang po ang perfect sa buhay namin. Hindi namin deserve yung pagmamahal nyo, Lord God, pero kayo mismo nag-define yung pagmamahal nyo sa amin through your words, Lord God. And we praise you and we worship you with our lives. We need you, Lord God.
Heavenly Father, please help us, Lord God. Panginoon, kailangan po namin kayo sa buhay namin, Panginoon. Kayo lamang po ang makakapagligtas, kayo lamang po ang makakapag-alis sa amin sa mga bagay na ito, Panginoon. At naniniwala po kami na nag-work po kayo sa buhay namin araw-araw. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa habag na hindi po namin, hindi dapat karapat-dapat sa amin, Panginoon, pero kayo po, Panginoon, na nag-define ng habag ninyo, Panginoon, sa inyong mga salita. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa amin. Maraming salamat po at minamahal niyo po kami, hindi dahil kamahal-mahal po kami, pero kayo mismo, Panginoon, ay kamahal-mahal na Diyos sa inyong nilikha, Panginoon. Panginoon, kailangan ka namin sa buhay namin. Hindi namin kayang gumising sa umaga, bumangon. Hindi namin kayang magkaroon ng kalakasan sa mga trabaho namin, sa aming pag-aalaga sa pamilya namin, Panginoon, sa aming pagsunod sa inyong mga salita, kung hindi po dahil sa banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po. Alam po namin, Panginoon, na hindi po ito sapat, Panginoon, sa mga ginawa ninyo, ginagawa pa po ninyo sa buhay namin. Pero hayaan po ninyong alayan po namin kayo sa mga papurit pagsamba, Panginoon. Nawa makita niyo po kami, Panginoon, na faithful po sa inyo, Lord God. At nawa, kung ang mga salita nawa ninyo, Panginoon, sa araw na ito ay magsilbing aral sa aming nakaraan, Panginoon, at magsilbing baon po namin sa mga susunod pa na araw. Panginoon, magliwanag nawa ang inyong mga salita sa amin. Pinapanalangin po namin na humihingi po kami ng tawad sa inyo, Panginoon. Patawad po, Panginoon, sa aming pagkakasalansang sa inyong mga pangalan, Panginoon, sa inyong pangalan, Lord God. Ito po aming papurit, pagsamba, at pasasalamat sa inyong pagligtas sa amin at paghingi po ng tawad sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Matthew 5, verse 1 po. Okay na po ba? So, verse 1. Seeing the crowds, he went up on the mountains, and when he sat down, his discipline came to him. And he opened his mouth and taught them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted and prophets who were before you." Is the word of God. Amen. Purihin po ang Panginoon. Alam nyo, as Christians, dapat tayo ay fully aware sa covenant ng Diyos. At ang nakakalungkot po na katotohanan, maraming mga modern day Christians, hindi nila alam yung covenant. Alam nyo ba ang dealing ni God sa atin is through covenant? Ever since, mula pa kay Eva at Adan, magpahanggang ngayon sa atin, ang dealing ng Panginoon sa atin is through covenant. Pag pinag-aralan nyo ang covenant, makikita nyo ang pinaka-common phrase o yung common promise ng covenant ay yung sinasabi ng Panginoon that, "I will be their God and they shall be my people." Every time na nakikita ninyo yung passage na yon, God talks about His covenant with His people. So, ibig sabihin, yung ating kaugnayan kay God ay hindi yung you just confess Him na siya yung Diyos mo. You must be part of His covenant. At yan po yung standard norm from Old Testament up to the New Testament. Okay, so
Ang covenant na ito, mga kapatid, was originally given to the nation Israel, to the people Israel. Makikita niyo yan sa Old Testament. At ito po ay may kasamang promise. Doon sa covenant na yon na nag-state ng relationship ng Diyos at saka sa tao, na merong law, hindi maaaring mawala yung law na siyang pinaka-standard doon sa nasasakupan ng tinatawag na covenant. And in every covenant ay merong promise of blessings. Sa Old Testament, nakita naman po ninyo ang nation Israel, ang binigay sa kanila ay isang lupain. Iyon yung inheritance nila sa Panginoon. Iyon yung blessings na tinanggap nila sa Panginoon na tinatawag na the promised land, yung Kanaan noon. At kasama doon yung tagumpay, yung pagpapalain sila, yung land ay magiging very fruitful. At kung sila ilalakad sa kalooban ng Panginoon, magkakaroon sila ng kapayapaan at tagumpay sa lahat ng aspeto ng kailang buhay. And then, sa New Covenant naman ay ang promise sa atin ng Panginoon na tayo ay ire-restore pabalik sa Panginoon kasama tayong mga Hentil. Tayo ay mga Gentiles. Originally, hindi tayo kabilang sa nation ng Panginoon. We are Gentile nation. Tayo yung mga tao dati na walang Diyos. Tayo yung mga tao na walang hope sa Kanya. Excluded from the covenant. Yan po yung pagkakapaliwanag ni Apostle Pablo patungkol sa atin. Pero dahil nga sa ginawa ng Panginoong Yesus, tayo ay naiugpong doon po sa tinatawag na bayan ng Panginoon. Na ang bayan ng Panginoon ay hindi na limited sa nation Israel. Ngayon, si Jesus, ang ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, siya ang naging mediator of the new covenant. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay nagkaroon ng katuparan at tayo na mga Hentil ay naiugpong at na-receive natin yung promised blessing. Tatandaan po natin, pumunta ang Panginoong Jesus at wala siyang ibang business but to fulfill yung covenant promise ng Diyos. Bigyan ng katuparan, magkaroon ng tinatawag na madalas mga marinig sa Panginoong Jesus yung the time is fulfilled. Repent and believe the gospel. Kasi ito na, dumating na yung pinaka-ultimatum o yung pinaka-finality ng lahat ng pinakahihintay-hintay ng bayang Israel noon pa sa mga pangako na sinabi ng mga propeta. Ngayon, mga kapatid, ang term na Old and New Covenant ay actually, they are just one. Kasi why? Marami na ko-confuse dito, akala nila, iba yung Old Testament at yung Old Testament tapos na, yung New Testament, ito na yung ongoing ngayon. Hindi po ganun yun, mga kapatid. There's only one covenant, kung tutuusin, in a sense. There's only one covenant at ang pagkakaiba lang ay yung people of the Old Covenant is Israel. And the people of the New Covenant ay yung tinatawag na kasama ang Gentile nation. Okay? Yung spiritual Jews o yung spiritual Israel. Both Jews na literal, biologically, at tayo na mga Hentil. Yan na ang bagong Israel. The new people. So nagbago lang ng... Pero there's only one God. There's only one plan of salvation. Actually, kung titignan mo yun sa may covenant, dire-diretso lang eh. Mula kay Adan, magpahanggang ngayon sa atin, there's only one plan of salvation. Kaya nga, there's only one covenant. In a sense. Okay? Kaya wag lang kayong malilito doon sa mga terminology na ginagamit ng Bible, katulad ng ginagamit ng Panginoon, this is the new covenant in my blood. Pero actually, iisa lang yon. Okay? Nagkaroon lang sa new covenant, nagkaroon lang ng katuparan, nag-full blast yung pinaka-meaning at yung pinaka-blessings ng covenant ay nag-full blast na. Nagkaroon na ng kaganapan ang lahat ng bagay. Yun po ang ibig sabihin ng new covenant. Hindi po siya entirely different sa old covenant.
Okay, ang old covenant is just a shadow. At because of the weakness of man, hindi sila makapag-comply doon sa tinatawag na terms of the covenant. Ang covenant kasi ay meron siyang demands. Meron siyang requirements. At dahil sa kahinaan ng laman ng tao, hindi niya ma-fulfill yung covenant sa halip siya ay nagiging transgressors of the covenant. Okay? Kaya yun ipinakita kaya dumating ang Panginoong Yesus para ipakita at ibigyan ng katuparan ng lahat ng bagay, i-align ang mga puso ng mga tao patungkol sa covenant ng Panginoon. Okay, kaya nga, ang pagkakadescribe ni Apostle Paul, alam nyo yung vine tree, na ang Israel, sila yung original na tree, at pinutol sila dahil sa unbelief nila, at tayo na mga hentil, ay iniugpong doon. So, nakita nyo yung iisang idea ng salvation. Iisang programa ng ebanghelyo. Bakit iisa? Kasi yung plan of salvation na i-restore ang lahat ng bagay na nasira doon sa original ng plan ng Panginoon at bibigyan ng katuparan ngayon sa atin. Okay? So, yan po yung tinatawag na covenant. Okay. Kaya nung dumating ang Panginoong Yesus, ang kanyang statement, unang-unang mga pananalita niya bago siya nag-start ng kanyang ministry, ay nilidaw niya yung statement na to na hindi siya dumating dito to abolish the law and the prophets. Hindi yun ang goal niya. Actually, but to fulfill. Ang nasa mind ng ating Panginoong Yesus is the fulfillment of the covenant. Amen? And then, but to fulfill it, but for truly I say to you, until heaven and earth pass away, nor not the smallest letter or stroke shall pass from the law until it is all accomplished. Okay. So, diyan nagkaroon ng maraming problema sa salitang fulfilled. Akala nila, nung dumating na yung fulfillment, terminated na. Hindi po. Nagkaroon na siya ng effectivity, yung ibig sabihin ng fulfillment. Linawin lang po yan, ha, kasi actually maraming nalito dyan. Akala nila, so, kaya nga nalito sila sa statement na ito ng Panginoong Yesus. Sinabi ni Yesus, hindi ako dumating para i-abolish but to fulfill. So, kung ang meaning ng fulfill is abolish din, so, kinokontradict ni Yesus yung kanyang statement. So, hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng fulfilled, dumating na yung effectivity, yung pinaka-full blessing or full manifestation ng blessings of the covenant, dumating na nung siya ay dumating. Okay? So, kaya nga sabi niya, whoever then annuls one of the least of these commandments na terms ng covenant ng Diyos, kaya nga you cannot remove the law. Ang law kasi is necessity sa covenant. Iyon yung mag-govern sa lahat ng nasasakupan ng covenant. Kaya nga sa panahon ngayon, ang daming confusion, maraming mga pastors ang confused pagdating sa commandment ng Panginoon. Sinasabi nila na Old Testament, kasi nga nalito sila doon sa issue ng old and new. Okay? So ang tinanggal lang doon sa old ay yung tinatawag na yung penalty against us, yung indictment against us. Okay? So yun yung nawala kasi pinulfill ni Christ. Siya yung nag-satisfy ng requirement ng Panginoon upang tayo ay makalapit sa Panginoon. Whoever annuls one of the least of these commandments and teaches others to do the same shall be called least in the kingdom of heaven, but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. So, lilinawin po natin yung mga statement na yan mamaya. So, yung ibig sabihin, kung ikaw ay nagko-conform, pag ikaw ay lumalakad doon sa terms ng covenant, ay tatawagin ka daw greatest sa kanyang kaharian. Okay? So, pag-usapan po natin mamaya yan. And then, nung dumating ang Panginoong Yesus, ito ang kanyang sinabi, especially nung Lord's Supper, sinabi niya, "This cup is poured out for you in the new covenant in my blood." So, nagkaroon na po ng inauguration yung tinatawag na New Covenant. Why? Kasi ang tao na sa New Covenant ay yung mga lahat ng nananalig na kay Jesus.
hindi na siya confined sa nation Israel lang. Okay, at ito po ay alinsunod doon sa may promise sa may Jeremiah na sinabi roon, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I make a new covenant in the house of Israel and with the house of Judah. But this is the covenant which I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord." Ano daw ang gagawin ng Panginoon? Ano ang pagkakaiba ng old and new covenant? Ano ang pagkakaiba? Sa old covenant kasi, di ba, isinulat yung law sa tablet of stone. Ngayon sa new covenant, ang ginawa, through the power of the Holy Spirit, isinulat yung law. Hindi nawala yung law eh, di ba? Hindi nawala yung law. Kundi isinulat ng Holy Spirit sa puso ng lahat ng tumanggap ng Espiritu Santo. At ito yung salient feature of the new covenant. Ibinuhos na yung Holy Spirit sa lahat ng mga tinawag ng Panginoon. Yun yung beauty ng new covenant. Pero actually, one covenant lang po yan. Kasi one plan of salvation. Yung pagdating ng Holy Spirit is the promise sa Old Testament pa yan. Promise siya ng covenant. Na hindi lang yun na-realize nung Old Testament system. Okay. So, yun ang gagawin, ano, isusulat na yung law sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, upang, sabing ganon, that I will be their God and they shall be my people. Kasi hindi po mangyayari yan. Never na tayo ay magiging anak ng Diyos kapag hindi dumating ang Holy Spirit sa atin. Kaya nga tayo nakatawag sa kanya ng Abba, Abba, Father because of the Holy Spirit. Tama? Okay. So, yan po ay trabaho lahat ng Diyos. Ang ating kaligtasan ay inisyatiba ng Diyos. Walang participation yung tao. Ang tao, nakapag-participate lang siya, nakalakad lang siya, nakatugon lang siya, nakapag-obey lang siya because the Holy Spirit enables him to do so. Nakakaintindihan po tayo. Kasi may mga tao ng pagkakakala niya, may participation siya sa kaligtasan niya. Hindi po ganun yon. Ang lahat, tayo kasi, ang pagbagsak sa kasalanan, totally, we are totally depraved. Talagang sumadsad talaga tayo sa bottomless pit. Okay? So ngayon, si God ang nag-rescue sa atin nung mga panahon na hibang tayo sa kasalanan natin. Ang ganda nga ng pagkakadescribe ni Ellis nung huli siya nagturo, ang tao nung kinast out siya sa Garden of Eden, yung kanyang paghiwalay sa Diyos, dire-diretso, parang patuloy siya nag-repair. Totoo yun eh, di ba? Tignan niyo yung tao. Ang tao ba, meron ba siyang kakayanan na makabalik sa Diyos? Wala eh. Ang tendency ng tao, pahiwalay siya ng pahiwalay, pahiwalay ng pahiwalay. Kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, wala na tayo. Exactly. Ako nakita ko yan sa may buhay ko. Kung hindi ako kinahabagan ng Diyos, grabe na siguro ako ngayon. Baka worse na ako. Wala na siguro akong pinag-iba doon sa mga barkada ko dati na worse ang kalagayan. Ganun ang tendency ng tao. Tignan niyo yung tao, kaya niyo bang baguhin ang buhay niya? Wala. Kung hindi siya kakahabagan ng Diyos, tuloy-tuloy yung kanyang pagbulusok, palayo ng palayo sa Diyos, yung kanyang tendency para siyang nahuhulog sa bottomless pit na ang pabigat ng pabigat yung kasalanan niya, kaya pabilis ng pabilis yung pagbulusok niya sa bottomless pit. Ganon ang kalalagayan ng tao kung wala ang Diyos, kung wala yung habag ng Panginoon. Kaya nga, whenever we talk of the covenant of God, we are talking about the grace of God. Na ikaw ay mapabilang, grace lang ng Diyos na napabilang ka sa covenant niya, grace lang ng Diyos na ikaw ay nakapag-respond sa Kanya. Grace ng Diyos na ikaw ay nakapagsisi. Grace ng Diyos na ikaw ay namulat ang isipan mo, nagliwanag ang panginingin mo. Lahat ng iyon ay hindi galing sa iyo. Lahat ng iyon ay habag ng Diyos sa kanyang covenant. Amen po ba? Yan pong katotohanan ng iyan. Kung marirealize mo sa puso mo, ang ganda po na makita. Okay. So,
Papaano'y sinakatuparan ng Holy Spirit yung pagsulat ng law sa heart natin? Kasi ang puso natin ay pusong bato. Amen? Yung kantang pusong bato, hindi po siyang original nun. Nasa may Ezekiel po yun. Kasi ang sabi ng Ezekiel, ganito ang gagawin ng Panginoon in the last days sa pamamagitan ng Holy Spirit. Ang problem kasi natin, yung puso natin, bato. Paano ka makakapag-respond sa Diyos? Eh, bato nga yung puso mo, ang tigas. So, ang sabi ng Panginoon, I will give you a new heart and put my spirit in you. I will remove the heart of stone. O, nakita nyo? Bago pa nakumpo siya yung pusong bato, nandito na yan eh. I will remove the heart of stone and give you a heart of flesh. Galing sa iyo yan? Hindi. Iyan ay trabaho ng Holy Spirit. Nagkaroon ng tinatawag na operasyon. Kasi wala nga eh. Ang tendency ng tao, lumayo siya sa Diyos. Tama pa. Yan ang effect ng sin. Lalayo ka sa Diyos. Tama? So ngayon, para ikaw ay makalapit sa Diyos, yung puso mong bato, tatanggalin yan, magkakaroon ng tinatawag na divine heart surgery. Tatanggalin ng Diyos, hindi repair ang kailangan mo. Removal. Hindi lang, di ba, yung kidney mo may stones o yung gallbladder mo may stones. Tatanggalin ito, talagang puso mo, bumbong puso mo, bato eh. Tindi. Removal talaga eh. Wala nang remedy, sabi ng Biblia. So, yung habag ng Diyos sa kanyang covenant, tatanggalin niya yung puso mo kasi ang tigas ng puso mo. May sarili ka ng mundo eh. Tatanggalin yan at papalitan niya ng bago, a heart of flesh. And I will put, hindi lang yun ha, hindi lamang yung removal at yung pagpalit ng pag-transplant ng puso, kung hindi, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Kasi nga, ito pa ang pangalawang problema natin. Pusong bato ka na, pangalawa, rebellious pa yung spirit mo. Yan ang problema ng tao. Kaya ang ginawa ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay binigyan tayo ng Espiritu ng Diyos upang tayo, ano, ay makasunod sa mga decrees and statutes of the Lord. Iyon yung sinasabi kayo na, I will write my laws in your heart. Yung pagsulat na yon ay pinalitan ng Diyos ang puso mo kasi kung isusulat yun sa may batong mong puso, ay para lang ng Old Testament, sinulat lang sa may bato. Tatanggalin muna yung puso, magkakaroon mo ng bagong puso para maisulat. At tinanggal muna yung spirit mong stubborn, rebellious, at pinalitan ng Espiritu ng Panginoon para ikaw ay makasunod, magkaroon ka ng willingness na makasunod. Intindihin po ninyo itong New Covenant. Amen? Okay. So ngayon, yan po ang nangyari sa atin. A new heart, at ito yung aspects of the New Covenant. A new heart, a new spirit, at tayo ay nagkaroon ng indwelling ang Holy Spirit sa atin. Nanahan ang Holy Spirit sa atin. Kaya nga we can cry out, Abba, Father. Amen. Kung wala ang mga elementong iyan, you cannot cry out to God. Ang sigaw mo lagi, mundo. Amen. Amen po ba? Okay. Kaya nga ang tawag po sa ministry ng Panginoon ngayon, New Covenant, is a better covenant. Bakit siya better? Kasi matindi yung ginawa eh. Hindi ito nangyari sa bayang Israel. Ang bayang Israel na natili sila sa pusong bato. Rebellious yung spirit nila at hindi nanahan ng Holy Spirit sa kanila. At ito ang salient feature ng New Covenant. Okay. Malinaw po ba? So ngayon, maintindihan natin ngayon itong beatitude. Maintindihan natin ito. Kasi alam nyo, itong beatitude na ito ay naging mysterious ito sa maraming mga tao, especially sa mga nagbabasa. Alam nyo kasi pag una nyong binasa ang beatitude, akalain mong ito yan eh. Akalain mong katangian mo yan. Kunyari, uy, mapalad daw yung poor in spirit kasi for theirs is the kingdom of heaven.
Oh, kung ano pala ako, kung may katangian pala akong puro spirit, di akin na yung mapapabilang na ako sa kare ng Panginoon. Eh, kung ako pala ay meron pala akong katangian ng pagiging pure in heart, so malaki chance akong makita ang Diyos. Sad to say, mga kapatid, hindi po ganun yan. Ayan po yung ano, sorry po ha, baka ma-prostrate kayo. Kung inaakala mong ikaw ay may katangian kang ganyan, isipin mo paano magkaroon ng katangian ganyan, eh pusong bato, rebellious ang spirit, walang Holy Spirit sa'yo. Paano magkaroon ng magayang katangian? Amen po ba? So, ibig sabihin, bago ka pa, itong mga, yung tinatawag na poor in spirit, naging mourners ka, naging gentle ka, nagkaroon ka ng hunger and thirst for righteousness, naging merciful ka, nagkaroon ka ng pure in heart, naging peacemakers ka, at naging na-endure mo yung persecution, it is because of the divine enablement. Binigyan ka ng lakas ng Holy Spirit, pero pinalitan niya muna yung puso mo. Amen. Sinulat niya muna yung law niya sa puso mo. Na-regenerate ka muna bago nangyari yan. Without the regeneration, without the divine enablement, patay ka nga eh. Sige nga, paano yung patay? Paano magkakaroon, magiging peacemaker yung patay? Paano magiging pure in heart yung patay? Sige nga. Corrupted nga ang patay eh, yung nature niya. Ganyan ang kalagayan nating lahat nung wala tayo sa Panginoon. We were all dead. Alam niyo ba ang testimony ng Bible? We were children of wrath. Amen po ba? Ano pang sabi ng Bible? There is none righteous, not even one. Oh, hindi pa ba yan sufficient na mga testimony ng Bible patungkol kung sino tayo? Okay, so ngayon, kaya nga ngayon, ma-appreciate mo yung covenant ng Diyos. Oh, grabe palang ginawa ng Panginoong Jesus. Isipin mo, kaya ka pala ngayon nakaupo dyan, kaya pala ako nakakatayo rito, kaya pala tayo nakakapagbigay ng ikapo, kaya pala tayo nakakapag-serve sa Kanya, kaya tayo nakapagbabasa ng Biblia, lahat ng ito ay habag ng Diyos sa atin. Yan ang dapat nating maintindihan, linawin po natin yan. Ano man yung pagtugon mo, it does not come from you. It is divine enablement para matupad sa iyo yung mga promises ng covenant ng Diyos. Ito po ay blessings of the covenant. O, pag isa-isahin po natin mamaya yan. Okay. So, kaya nga ang sabi ng Psalms chapter 5, for it is you who blesses the righteous. O, yan, isang tanong, ano? Sino yung righteous? Mga kapatid, sa tingin nyo, sino ang righteous? Kasi ang sabi ng Biblia, patungkol sa atin, sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 3, there is none righteous, not even one. There is none who understand. There is none who seek for God. All have turned aside. Together they have become useless. Therefore, there is none who does good. There is not even one. Their throat is an open grave and their tongues they keep deceiving. The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their paths, and the path of peace they have not known. Therefore, there is no fear of God before their eyes. That is the testimony of the Bible. Amen po ba? So how come, kung ganito ang testimony ng Biblia, paano mangyayari sa iyo yung blessings of the covenant, yung tinatawag na beatitude? How can you receive all the blessings na i-promise doon? Unless na si God din ang gagawa, tutulungan tayo para matupad yun sa buhay natin. Amen. Okay. Kaya nga, so, pag-usapan natin, yung unang-unang promise kasi, yung entrance to the kingdom of God eh. Diba? Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. O, nakita nyo? Ang pinag-uusapan is the kingdom of heaven. Pero, teka muna, kung ako pala ay merong poor in spirit, na innate sa akin, meron akong poor in spirit, may katangian akong ganun. So, hindi ko na kailangan ma-born again. Kasi yung sabi ni Jesus,
Para daw ang tao ay ma-inherit kayong kingdom of God, kinakailangan niya muna ma-born again. Kinakailangan niya muna ma-regenerate. So, ibig sabihin, baliwala na ito. Ibig sabihin, kung ikaw pala ay meron ka ng katangian ng puring spirit, hindi mo na kinakailangan ma-regenerate. Eh, kaso sabi ng Panginoon eh, all must be born again. Kasi nga lahat, unregenerated ang puso. Lahat ay kinakailangan ma-born again. At wala makakapasok sa karya ng Panginoon. No one can see the kingdom of God unless nadadaan siya sa may process ng regeneration. Amen po ba? So therefore, ang ibig sabihin po ng poor in spirit, ganito po yun. So unang-una, ni-regenerate tayo ng Diyos. Yan yung ginawa ng Holy Spirit sa atin. Nauna na yung Holy Spirit noong tayo ay weak pa. Noong tayo ay nagtatampisaw pa lamang sa kasalanan, hindi mo nga inisip si God noon eh. Pero si God inisip ka na niya. Isipin niyo ito mga kapatid ha. Maliwanag ito sa sinabi sa diskurso ni Jesus Christ sa mga Hudyo. Isipin niyo ito na maigi. Sabi ni Jesus, walang makakalapit sa akin maliban na dalhin siya ng Ama sa akin. Nakita mo yon? Wala palang chance, not even a single chance para sa tao na hanapin niya si Jesus. Unless na kinabagan siya ni God, unless na pinili siya ni God at pinapunta siya sa kanyang anak para manalig. Wala. Nagkakaintindihan tayo. So nakita nyo ngayon, no? Kaya nga tama yung sabi ng Bible, you have tasted that the Lord is good. Naranasan ninyo yung habag ng Panginoon. Kaya nga, para ang tao, di ba, patay nga tayo eh. Patay ka. Tignan mo yung mga nasa nicho, ganyan tayo. We were all spiritually dead. Sabi mismo yan ng Biblia. Tayo ay patay dahil sa ating mga kasalanan at pagsalangsang sa Diyos. We were all dead. Ngayon, para ikaw ay makapag-respond, para ka magkaroon ng ganyan mga katangian, si God muna, ikikwiken ka muna. Tama? At bibigyan ka niya ng pangunawa. Bibigyan ka niya ng kakayanan na makatugon sa mga requirements niya. May requirements si God eh. Eh, ang tao napaka-weak niya. Isipin mo yun kung gaano kalaking habag ng Diyos sa atin. Kaya ko ito sinishare sa inyo mga kapatid para manariwa sa ating puso lagi yung kadakilaan ng Diyos. Kung gaano kalaki yung habag niya na iniukol niya sa ating lahat na huwag natin itong sasayangin. Amen po ba? Okay. So, ang tao kasi, sino ba tayo dati nung wala pa tayo sa Panginoon? Kailangan mo ba si God nung wala ka pa kay God? Wala, hindi mo kailangan si God. Ikaw ay ano ka, self-sufficient ka. Ganyan dinidescribe ng Biblia ang tao. Meron siyang self-sufficiency. Hindi niya nakikita yung spiritual need niya. Tingnan mo yung mga tao, maliban na abutin talaga ng Panginoon eh. Hindi niya nakikita yung pangangailangan niya. Napupukaw lang yung pangangailangan mo sa Diyos na makikita mo yung alam nyo ba, yung ability na makita mo yung sarili mo na kulang ka, that you need a Savior, that you are lost. Hindi ka darating sa estadong ganyan unless na si God ipakita niya sa iyo yan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Hindi ba ganyan nangyari sa atin noon? Tingin nga natin noon, ligtas na tayo eh. Kontento ka na noon sa relihiyon mo. Yan ang iyan tayo noon. Kontento ka na sa patay mong relihiyon. Pero anong ginawa ng Panginoong Diyos? Minulat niya na i-quicken muna yung espiritu mo. Nagkaroon ka ng pag-unawa na pupunta pala ako ng impyerno. Dati wala ka namang sense na ganyan eh. Malayo pala ako sa Diyos. Makasalanan pala ako. Saan galing yun? Sa'yo? Yung pagkapukaw ng ating isipan, yung realization, galing yon sa Espiritu Santo. Yung Holy Spirit, inilumin niya yung minds mo. Amen. Nag-illuminate yung Holy Spirit dahil sa habag niya. Dahil tinatawag ka niya sa kanyang covenant.
Amen. Balikan nyo, i-trace ninyo yung buhay ninyo mula pa noon. Ako, ang dami na i-trace ko yan eh. Paano ako unti-unting tinawag ng Diyos? May mga stages bago ako nakarating sa ganitong aspeto. Noon din ako, ligaw na ligaw din ako noon. One time nga eh, sa kasagsagan, nung ako'y 4th year high school, nasa may Kagendi Oro ako noon. Siyempre, bilang isang kabataan, puro gimmick. Eh, nung time na yun, wala akong gimmick. Gusto ko ng, ano, wala ang mga barkada ko, wala akong pera, wala akong magawa. Nadula ako, tumambay ako sa may park. Wala akong magawa eh. And then, may nag-abot sa akin ng pamphlet. May crusade doon sa may, ano, sa stadium. Eh, wala akong magawa. Punta ako nga to. Pumunta ako doon, nandun nakikinig ako sa preaching, may nagpipreach doon. Sabi ko, anong ginagawa ko rito? Diba? Yung pala, lahat ng iyon, ngayon ko lang na-realize na si God, unti-unti na akong tinatawag. Kahit na nung time na ako ay nasa kalagitnaan, nung time na ako ay nagda-drugs pa, nasa height ako ng ano, ng, kasi araw-araw kami nagda-drugs, pagdating ng alas 6, kargado na kami yan. Nag-trip na kami, nasa isang sulok na lang kami, kami gabarkada. Dumating ako bigla, alam mo ha, ito ha, kung hindi ito grace ng Diyos yung nangyari sa akin. Bigla ako nagkaroon ng realization na bakit ako nandito? Bakit ito ang mga kasama ko? Para bang nakita ko yung sarili ko na natrap na ako, na hindi na ako makawala, na para bang iyon na lang ang lagi namin ginagagawin, na sino ang magliligtas sa akin? Saan galing yung ganong kaisipan? Umiyak ako nun eh. Eh, tasa tama ko nun. Saan galing yun? Sa akin lang? Hindi. Yun ay nag-i-start na ang Holy Spirit na pukawin yung aking makasalanang ano. Ang pangunawa galing sa Diyos. Kaya wag niyong sasayangin yung panawagan ng Holy Spirit sa inyo kung tinatawag kayo ng Panginoon. Marami pa yung instances sa buhay ko hanggang sa dumating na yung time na talagang na-encounter ko na talaga, may nag-share na talaga sa akin ng Word of God and I'm speechless sa Word of God. I receive it. For I know myself, I'm a sinner. Ang isang tao na sarado pa, hindi niya kailangan si Jesus. No wonder, nakita niyo yung mga tao sa paligid natin, mayayaman siya, mga dakila. Hindi niya kailangan si Jesus. Yun yung problema niya. Ang unang-unang gagawin ng Holy Spirit sa iyo, pupukawin niya yung isipan mo na kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ng kaligtasan, otherwise you will be lost forever. Tama? Yun ang unang-unang ginawa ng Holy Spirit sa atin eh. Ginawa niya yung spirit natin, ibinaba niya, hinahumble niya tayo, ipinakita niya yung kadustaan mo sa harapan ng Diyos that you are naked, you are miserable, you are blind. Pinakita ng Holy Spirit yun. And then nakita mo yung sarili mo and then doon ka palang lumapit sa Panginoon. Siya rin na nag-enable sa'yo. Amen pa ba? Ang makakaintindi lang nito sa sinasabi ko, yung nakaranas nung tinatawag na puro yung spirit. Dadaan lahat sa estado ng ganun para ma-receive mo yung blessings ng Panginoon. Ang unang-una mong blessings na matatanggap sa covenant ng Diyos ay yung makapasok ka sa kanyang kingdom. You will be regenerated. You will be quickened by the Holy Spirit. He will enable you to see. Kaya nga ang sabi doon dito eh, except a man, no one can see the kingdom of God unless he is born again. By no means, hindi mo makikita ang kingdom of God. Kaya nga mga tao, bulag eh. Hindi niya makita-kita ang kahalagahan ng kingdom of God. Blinded. Ang nakikita niya, yung mundong ito. Yung splendor ng mundong ito. He is blinded of the reality. Makikita mo lang ang reality once the Holy Spirit quickens your spirit. Amen. Okay. Kaya nga sabi rito, no one can enter the kingdom of God unless he is born by water and spirit. Alam nyo ba yung baptism is just an outward testimony of the inward happening sa buhay mo? Ipinakita lang sa may baptism nung nilubog ka, namatay ka, at umahong ka, naging bagong pagkatao ka. Pero ginawa na ng Diyos yun bago ka pa dumating sa puntong yun. Na-demonstrate na lang physically kung ano yung ginawa ng Holy Spirit sa'yo. Nung nag-decide ka na magpabaptize, kasi hindi ka darating sa punto na yun kung hindi ka in-enable ng Holy Spirit. Amen po ba?
So, ibig sabihin, dito sa pagkilos ng Panginoong Diyos, tayo ay nakakatugon lamang dahil ine-enable tayo ng Holy Spirit na makasunod sa Kanya upang matupad sa iyo yung pangako ng Kanyang blessings, ng Kanyang covenant. Nakakaintindihan tayo? Okay. So ngayon, pangalawa, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Ang tanong dito, mourn for what? Ano yung pagmo-mourn? Nagluluksa ka dahil namatay ko kubo? Of course not. Hindi yan yung pagluluksa na akala mo pag may namatayan. Hindi yan ang mourning na pinag-uusapan. Ano yung pinag-uusapan dito? Kasi ganito eh, no? Bulag na tayo dati eh, di ba? Bulag tayo. Hindi mo nakikita yung totoo mong kalalagayan. So anong ginawa ng Holy Spirit? Nung inopen na ng Holy Spirit yung mind mo, ay nakita mo yung sarili mo kung papaano ka nakikita ng Diyos. Kasi noon ang tingin mo lang sa sarili mo, papaano mo nakikita yung sarili mo? Hindi mo nakikita yung totoo mong kalagayan sa harapan ng Diyos. Iyan ang kalagayan ng mga tao. Ngayon, ipinakita ng Diyos ang iyong kadustaan, kung gaano karami ang iyong kasalanan. Kaya nga, alam niyo ba yung pagdating mo sa punto na magsisisi ka sa iyong kasalanan? Hindi ikaw yun. Dahil ang Holy Spirit talaga namang binabad ka sa tubig para lamang lumambot yung puso, para lamang madama mo yung Lord, I am a sinner. Have mercy on me. Hindi ka darating sa statement na yun unless na ikaw ay may spirit-filled. Nakakaintindihan tayo? Kaya nga doon pa lamang mag-start yung tinatawag na mourning. Nagmo-mourn ka saan? Kasi noon, you are self-willed, sinner, self-righteous, self-centered, at marami pang iba. Hindi mo makikita ang mga katotohanan iyan tungkol sa iyo unless the Holy Spirit opens your heart. Amen. Tignan niyo yung mga tao sa paligid ninyo. Tignan niyo yung mga politiko natin, yung matatalino natin. Self-righteous. Iyan po yan, katangian nila. They will never see themselves unless the Holy Spirit quickens their hearts, open their eyes. Amen. Kayo ba nakita nyo na yung sarili nyo ganyan? Kaya pag hindi mo pa nakikita yung totoo mong kalagayan, kapatid, at hindi ka pa talaga dumarating sa repentance, ay you better kneel down. Sapagkat wala kang mamanahin sa karanan ng Panginoon. Kaya nga ang born again ay hindi religion. Ang na-born again ay na-regenerate, nakaranas siya kung papaano siya i-quicken ng Holy Spirit. Yan ang born again. Sad to say, sa panahon ngayon, naging isang religion na lang siya. Naging isang sekta na lang siya. Kaya nga, from time to time, nililinaw ko to sa inyo mga kapatid. Ituro niyo to sa inyo mga anak. Ang born again is not just a religion. Yes, pag naggumawa ka ng mga application ng religion mo, sulat mo born again for ano lang, para lang magkaintindihan kayo. Sige, sulat mo born again. Ako, nilagay ko born again. Pero naiintindihan natin ang totoong born again. It is not just a religion. It is experiencing God in your life. Na-equicken ka ng Holy Spirit. Na-open ang minds mo para makita mo yung kadustaan mo. Makita mo yung gravity ng iyong kasalanan. Makita mo yung offenses mo before God. Ang tao ba, aware siya sa kasalanan niya? Na ang dumi pala ng dila niya, ang dumi pala ng pagkatao niya, ang dumi pala ng paningin niya, ang dami niya palang taong dinaya, ang dami niya palang ginawang kalapastanganan. Dumating ka na ba sa time na aware ka doon? Nakita mo na ba yun, yung sinfulness mo? Unless the Holy Spirit quickens you. Amen. Then doon ka pa lamang magmumourn. Kaya nga ang promise, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Amen. Blessing yung makita mo yung rebelliousness mo. Blessing yung makita mo yung sinful ways mo. Blessing yung makita mo yung lawlessness mo. Yung self-centeredness mo na mahirap makita. Blessing yan, kapatid. It is the work of the Holy Spirit. Amen. Mahirap po makita yan eh. Kaya nga pag ikaw, nasanay ka na sa trabaho ng Holy Spirit sa'yo, para ka ng open book sa Kanya,
Wala ka nang maitago sa kanya. Ang tendency kasi ng tao magtago na magtago ng kasalanan niya. Kita niyo ang mundo. Kahit siya yung gumawa ng crime, ipapasa niyo yun sa iba. Pero tayo, open book, nasanay na tayo eh, na lagi na kasing ipinapakita ng Holy Spirit, mali ang ginawa mo. Ikaw, you always repent. Lord, nagkasala ako sa iyo. Naging way of life mo na yon, naging habit mo na yon, yung magsisi ka before God kasi open na, nakikita mo na ngayon, bukas na ang mata mo, nakikita mo na yung totoo mong kalagayan sa harapan ng Diyos, na nakita mo na yung kabanalan niya at yung makasalanan nating kalagayan. It is the blessings of the covenant. Yung mag-mourn ka, yung mag-repent ka, is a blessing of the covenant. Amen. Nagpa-practice ba tayo ng repentance? Intindihin nyo ito, mga kapatid. Ang beatitude is the blessings of the covenant. Sa mga taong tumanggap ng Espiritu Santo para ma-receive niya ang blessings. Kaya nga, the blessing of comfort is the gift of repentance. Tatandaan nyo po, ang repentance ay hindi nang galing sa iyo yan. It is a gift of God. Katulad nung sinabi rito sa Acts 11, when they heard this, they quieted down and glorified God saying, well then, God has granted the Gentiles also the repentance that leads to life. Granted ng Diyos, hindi yun galing sa atin. Si God ang nag-grant sa'yo nun para makapagsisi ka. Malinaw ba yun? Another word, when with gentleness correcting those who are in opposition, God may perhaps grant them repentance leading to the knowledge of the truth. Kasi alam nyo ba, wala na tayo sa truth, wala na tayo sa reality. Unless na si God ay mag-grant sa'yo ng power na makita mo yung truth, makita mo yung reality, sapagkat ang tao ngayon kasalukuyan ay wala sa reality. Ang mundong ating kinikilusan ay nasa illusion. Sad to say, ang nakakita ng reality ay yung talagang mayroong connection sa Panginoon. And I pray na bukas ang inyong mga mata na nakikita niyo mga katotohanan ito. Kaya nga itong, ako actually favorite verse ko ito eh, yung contrite and broken spirit. Akala ko katangian ko ito noon. Uy, may contrite and spirit ako, di kinakalugdan ako ng Panginoon. Yung pala, hindi pala. Lahat ng ito ay trabaho ng Holy Spirit. Talagang palalambutin ang palalambutin ng Diyos yung puso mo. Dati noon kasi kalos na eh, talagang bato na, wala, hindi na, insensitive na kigad eh. Pero dahil napalitan na yung heart of flesh at nandun yung Holy Spirit na nagdedwell na sa heart mo, talaga namang pag nagkakasala ka, aware ka na. Kaya nga ang tawag doon sa mga taong repentant is contrite and broken spirit. Amen. Na-appreciate nyo ba yung ginagawa ng Diyos sa atin? Ang ganda, hindi po ba, no? Nakakatuwa. This is the truth. Ganito kalaki yung habag ng Diyos. At kung patuloy ka, kapatid, na mag-yield sa Holy Spirit, talagang ang puso mo magiging very tender. Nakamumuhian mo na yung kasalanan, kahit nakaunti lang. Mamumuhi. Aware na aware ka na eh. Sa difference between good and evil, madidiscern mo na what is right and what is wrong. Pero unless na ikaw ay, pag ikaw blinded ka pa dito, you will never see the truth. You will never see the reality. For thus says the high and exalted one who lives forever, whose name is holy, I will dwell on high and holy place and also with the contrite and lowly spirit in order to revive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite. Nakita niyo mga kapatid, consistent, di ba? Yung indwelling ng Holy Spirit, iyan kapag ang heart mo ay na repentant na. Isang obvious na manifestation niya ng Holy Spirit kahit hindi ka nag-speaking in tongues. Amen po ba? Kasi ang ginawa nila ngayon, kailangan mag-speaking tongues ka para masabing Holy Spirit filled ka. Ako, ever since, hindi ako nag-speaking tongues eh. Okay. Ngayon, pangatlo,
Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Okay, linawin natin ito mga kapatid. Ang tanong una, who are the meek? Baka nga kalain mo yung meek ng mundo na yung timidity. Yung ano lang, kahit na abusawin ka, meek ka. Si Jesus meek siya. Pero he rebukes. May hawak nga siyang latigo sa market. Nakita niyo, meek ba yung... O di ba? Kung iteterm mo yan ngayon sa terminology natin na meek, ay si Jesus hindi papasa. Kasi derive niya yung mga nagtitinda doon sa ano eh. O di ba? So hindi po yun yung meekness na inaakala mo. So ngayon, ang meek ay yung tinatawag na na-tame ng Holy Spirit. Kasi why? Alam nyo ba ang description sa atin? We are like wild horses. Alam nyo yung kambing? Ganyan tayo, dinidescribe sa Bible, kambing eh. Di ba ang kambing, subukan mong i-guide ang kambing. Direct mo sa kanan, kakaliwa yan. Direct mo sa kaliwa, kakanan yan. Ganyan tayo, stubborn. Wild. Wild tayo sa kasalanan, sa mundong ito. Ako, aminado ako dyan. Lumaki ako wild. Hindi lang ako basta sinner. Wild na sinner ako. Lumaki ako sa ganong environment. Ngayon, grabe ang pag-tame ng Panginoon. Iti-tame tayo ng Panginoon eh. Alam nyo ba, hindi po pwedeng sabihin mo na gusto mong ma-fill ka ng Holy Spirit pero ayaw mo yung sanctification? Hindi po pwede yun. Kasi ang gagawin talaga ng Holy Spirit once na dumating sa buhay mo, ay talagang ano, hindi mo na magagawa yung dati mong gustong gawin. Yung nakasanayan mo. Yung nakasanayan mong buhay kasi, yun yung cycle of sin. Ang Holy Spirit, ibibreak niya yung cycle of sin sa buhay mo. Kaya nga ang sabi doon sa may Galatian ni Apostol Pablo, hindi mo na magagawa yung dati mong ginagawa. Kunyari, nakasanayan mo maglasing-lasing, nakasanayan mo makipag-away, nakasanayan mo magsugal, nakasanayan mo ganon. Eh pag dumating ang Holy Spirit, lahat yung wawasakin ng Holy Spirit yun eh. Lilinisin ka, pati bisyo mo. Sa akin naman, wala naman nagsabing, huwag ka nang uminom, huwag ka nang manigarilyo. Wala nagsabi sa akin nun. Automatic yun at gawa ng Holy Spirit sa akin. Nilinis talaga ako ng Holy Spirit. Pati pagmumura, hindi naman ako sinabihan ng pastor namin, huwag ka magmura eh. Automatic yun. Kasi gagawin talaga ng Holy Spirit, maglilinis siya. Alam yung parang sa may temple, nilinis niya yung temple. Ganun ang gagawin ng Holy Spirit sa atin pag dumating siya. What do you expect? So, Holy Spirit is like a refiner's fire, sabi sa may Malakay. Pag dumating siya, para siyang matapang na sabon. Amen po ba? Kung ikaw ay nagrugit, grabe yung mantsa, talaga namang matapang na sabon siya. Super son rocks. Ganun ang gagawin ng Holy Spirit. Ang tanong kapatid, gusto mo ba yun? So, isa-sanctify ka. And that is the work of the Holy Spirit, sanctification. Ano ba kasi nangyayari sa sanctification? Ganito. Ikaw kasi rebellious ka. Ginagawa mo yung gusto mo, wild ka eh. Ang Holy Spirit, iaalay niya ang puso mo, ang kalooban mo sa kalooban ng Diyos. Iaalay niya, ikaw, gusto mo kaliwa, 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 kanang, kaliwa. Eh, sabi ni God, diretso. Ilalapat ka doon. Kaya hindi mo na magagawa yung gusto mo. Amen? Ngayon, ang tanong, gusto mo ng Holy Spirit, pero ayaw mo ng sanctification, it cannot be. Isusuko mo nga eh, kaya nga unang-unang talagang requirement, iha-humble mo, you will surrender your life. Aaminin mo, Lord, I cannot save myself. I am a sinner. Save me. Unless na dumating ka sa estadong ganyan, hindi darating sa iyong kaligtasan. Kasi ang Holy Spirit talagang iguguyod ka eh. Guguyodin ka talagang Holy Spirit, papunta talaga sa kalooban ng Panginoon. Ia-align, tuturuan kang mag-obey. Kaya nga sabi ko, I will write my laws in their hearts. Pasusunurin ka talaga sa loob ng Panginoon. Payuyukurin ka talaga ng Holy Spirit, magni-kneel down ka talaga sa Lordship ni Christ. Hindi po siya yung puro, feel ko mainit, malamig, hindi po ganun ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit talagang kontra yan sa'yo. Kontra yan sa evil ways mo. Itutuwid niya yung evil ways mo. Iko-convict ka niya. Alam niyo ba ang Holy Spirit, ha? Nagtatrabaho rin sa mundo. Alam niyo ba yon? Ang sabi ni Jesus,
pagdating ng Holy Spirit, He will convict the world regarding sin. Kaya alam nyo ba yung mga tao sa paligid ninyo, akala nyo ba hindi siya kinoconvict ng Holy Spirit? Habang siya nagpapakalasing, ng nadaya, nagsusugal, ng babae, habang ginagawa niya lahat ng ano, kinoconvict siya ng Holy Spirit. Kaya pagdating ng Day of Judgment, speechless na sila. Ngayon pa lamang kinoconvict na sila. The same is true with us. Ngayon pa lamang kinoconvict na ng Holy Spirit kapag meron kang ginagawang lihis sa kalooban ng Panginoon. Kailan kasi tayo nasanay na tayo eh. Tanggap na natin yung conviction ng Holy Spirit. Lord, ikaw, pinagpe-pray mo pa nga ngayon yun eh. Lord, ipakita mo sa akin yung mga mali ko pang ginagawa. Yung mga harmful way sa akin. Lord, show me my heart. Diba? Naging prayer na natin ngayon yun. Kasi trabaho ng Holy Spirit yun eh. Diba, beautiful? Ang makaka-appreciate lang kapatid na mga sinasabi ko ngayon ay yung mga naka-receive ng Holy Spirit. Kaya kung ikaw natanggap mong the same Holy Spirit, mag-agree ka, you will say amen. Sabi nyo nga, amen? Amen. Buti ka kung buti akong kinabahan eh. Akala ko lang mag-amen. Okay. Okay, kaya nga, the blessed meek are those who submit themselves to the discipline of the Lord, to be tamed by the Holy Spirit through sanctification. It is surrendering the wild and rebellious nature inherited from Adam. Biruin mo ha, eto kapatid ha, ang sabi ni Apostle Pablo, by nature we were children of wrath. Nature mo yan eh. Nature ko yan. Nature natin yan. We are children of wrath. We were. But now, we are now children of God. O isipin mo yung kapatid, from children of wrath to children of God, eh, malaking trabaho yan. Eh, from children of wrath, gagawin kang children of God, magkoconform ka sa image ng Diyos, ay nako, napakaraming digmaan yan, kapatid. Amen. Yung mga nakasanayan mo talaga, iiwan mo talaga yan. Talagang makipot talaga, kapatid, ang pagpasok sa karya ng Panginoon. Amen. Pero huwag kang mag-alala. Ang Holy Spirit tutulungan ka sa iyong kahinaan. Kung talagang ikaw'y tinawag ng Panginoon, talagang darating ka doon. You will receive it. Lalambot ang heart mo. Magiging repentant ka. Kayang-kaya mong i-admit yung kasalanan mo. Kayang-kaya mo. Pero alam nyo ba yung hindi tinawag ng Panginoon, kahit anong share mo ng gospel sa Kanya, patuloy pa rin siya sa kanyang nakasanayang kasalanan. Mark that word. Ang sinner, patuloy siya, regardless na mapakinggan niya ang word of God. Alam niyo ba si Herod? Gustong-gusto niya makinig sa preaching ni John the Baptist eh. Kasi strong ang preaching ni John the Baptist. Kinoconvict siya tungkol sa kasalanan. Pero, pinapugutan niya ng ulo si John the Baptist. But he loves to hear the words of God. Amen. Sana pagkatapos ng preaching na ito, huwag niyo ang papugutan ng ulo. Joke lang po. Okay. Okay, ito. Blessed are the hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Teka muna. Ito ba yung nature natin? Ah, nature mo ba yan, yung hunger ka for righteousness and justice ng Diyos? Noong wala ka pa sa Panginoon, noong wala pang Holy Spirit sa iyo, saan ka nagugutom? Saan ka uhaw? Kapangyarihan, kayamanan, katanyagan. Ha? Sa lahat ng makabundong bagay, diyan ka gutom, diyan ka uhaw. Uhaw ka. Para bang meron ka lang ang kayamanan, gusto mo pa, marami pa. Walang katapusan yung desires mo sa mundong ito, yung evil desires mo is insatiable. Hindi nyo napansin yung mga tao sa mundo. May bago na siyang sasakyan. Gusto niya bago pa sasakyan. Mas modelo. Bago pa. Kung may bago pa, mas ano, wala siyang kasiyahan. Kung may pera lang siya, kung may capacity lang siya may bumili, bibilihin niya yung pinakaano. Ganon din sa lahat ng bagay. Insatiable desires. Walang kapaguran para siyang impyerno na nakanga na talagang gusto niyang
makuha lahat ng gusto niya. Kita niyo kung gaano kagalaki ang gagawin ng trabaho ng Holy Spirit? Ooperahan ka, babaguhin niya yung desires mo. From evil desires, ang magiging desire mo na, magiging gutom ka na at uhaw ka na for righteousness and justice of God. Wow! Grabe! Kaya nga, laging bukang bibig natin dito, justice and the righteousness of God. Kasi yun na si God eh, siya na yung desire mo. Hindi niyo napansin, pag nasa Panginoon ka na, yung desires mo sa makamundong bagay, lumiliit din. Yun kasi ang cure. Pag inalagwa mo yung desires ng mundo, yung desire for other things, walang katapusan yan. Lagi ka nagkikrave doon, lagi ka nagkikrave doon. Walang katapusan yan. Insatiable. Pero pag ikaw na sa Panginoon na, nasisimplify na ang buhay mo, ang nakikita mo na kasi mahalaga na yung Kingdom of God. At kung may excess na pera ka man, pang tulong na sa Kingdom of God, yun na eh. Tama? Kasi nakikita mo na yun na yung treasure. Pero yung sa mundo, yung evil desires, yung cravings mo sa mundo, walang katapusan yun. More, more, $1 more, more, more kotse, more bahay, more properties, more land, more. Yan ang mundo. Insatiable. Walang kasiyahan. Walang fulfillment. Pero kay God, hindi to lahat yan. Magkakaroon ka ng fulfillment kasi magkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo eh. Pag nakita mo na si God ang higit mong kailangan, hihinto na ang lahat ng bagay. Makukure na yung sakit ng tao na insatiable desire, evil desires for other things. Hindi ko po sinasabing masama, pag Kristiyano ka na, huwag ka na magkabahay. Wala po kong sinasabing ganun. Masisimplify na lang yung buhay mo. Masisiyahan ka na. Alam nyo ba, ganito, magkakaroon ka ng tinatawag na godly contentment. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, godly contentment is great gain. Isang napakalaking kayamanan yun eh. Magkaroon ka ng godly contentment. Kasiyahan ka na, may rocking na ako, may sakyan na ako. Okay na maganda. Oh, mahalaga, makatulong ako sa kingdom ng Panginoon. Makasupport ako, makapaglingkod kay God. Nagbago na yung desires mo. Ang desires mo is for righteousness and justice of God. Wow! Palakpakan nyo naman ng Panginoon. Amen. Pero bago mangyari yan, kinakailangan talaga ng divine heart surgery. Diba? Kaya nga sabi sa may Bible, kasi nga, yung heart natin, grabe yung desires niya eh. Puro evil eh. Kaya nga sabi ng Deuteronomy, moreover, the Lord your God will circumcise your heart para mabago yung desires mo. And the heart of your descendants, kasama yung mga anak mo dyan. Amen? Gusto niyo ba yun? Na pati mga anak mo shall be filled by the Holy Spirit? To love the Lord your God, yan ang dyan mag-umpisa para huminto yung evil desires mo. Tuturuan ka muna ni God na mahalin mo siya. Kaya nga, sa Shema Israel ay na mahalaga eh. Hear, O Israel, the Lord your God is one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kasi iyon yung cure. Iyon yung cure sa insatiable desires ng tao. Hihinto na maipokus mo na siya na lang talaga ang mahal mo, na siya na lang higit mong kailangan. Siya yung makakompleto sa kakulangan ng buhay mo. Si God lang yon. Kaya yun yung commandment ni God. That's the cure. Amen? Amen po ba? Amen. May tinapay ka ba dyan? Okay. To love the Lord your God with all your heart and with all your soul so that you may live. Wow! Ang ganda. Amen po ba? Beautiful. Kaya nga, ang ganda, no, na ang daming ginawa ng Panginoon at sinabi niya pa rito, moreover, I will give you a new heart and a new spirit within you and I will remove the heart of stone and from your flesh and I will give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. Nakita nyo, no? Kaya nga, ang blessings ng covenant ng Diyos, ano? Satisfaction. The blessings of satisfaction ay yung tinatawag na godly contentment. Nakita nyo? Hindi kayang tumbasan ng salapi yan. Yung godly contentment. Hindi kaya. Subukan nyo, magpatuloy kayo sa evil desires nyo sa mundo. Mga makamundong desires, magpatuloy nyo. Walang katapusan yan. May pera ka na, may millions ka na, gusto pa, you want more millions! Oh, walang katapusan yan. Unless na mag-settle down ka kay God. Hihinto lang lahat yan. Amen. Amen. Yung mga iba nakita na yan. At ngayon, lumalakad na sila dyan. And how I pray na lahat tayo ganyan na. Oo, payapa ng puso mo, secured ka na kay God.
Ngayon, eto, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Sa tingin mo, katangian mo yan, merciful ka. Alam nyo ba, minsan na, yan ang isang problema sa atin eh. Kasi hindi natin nadidistinguish yung mercy ng mundo at saka yung mercy ng Diyos na requirement niya. Kasi sabi ni God eh, be merciful just as your heavenly Father is merciful. Commandment ni God yan, hindi po yan pakiusap. Command niya yan sa lahat ng mga tao na tumanggap ng Holy Spirit. Kasi alam naman ni God na, alam nyo ba, ito ang testimony ng Bible tungkol sa mercy natin. The tender mercies of the wicked are only cruelty. Anong halimbawa niyan? Ito, bigo kayo ng isang konkretong halimbawa niyan ha. Si Bongbong Marcos, yung kanyang plataforma na papayagan yung abortion kasi sa mga rape cases lang. Kawawa naman kasi yung babae. Hindi niya gusto yun eh. Against her will. Ginahasa siya, nagka-baby siya. Kaya payag na ako i-abort yung baby. Ay, teka muna. Sino may kasalanan yung rapist o yung baby? Sino ang dapat mamatay, yung rapist o yung baby? Kung nakita mo kung gano'ng ka-cruel yung mercy, ang base ng kanyang argument ay mercy doon sa nanay kasi against her nabuntis siya. And then, papatayin mo yung baby. Cruelty. Murder. Kung kita niyo, the tender mercies of the wicked are cruelty. Euthanasia is another form. Patayin mo na lang yan kasi kawawa naman siya. Dinagdagan mo ng maraming tubo, tinagdagan mo tapos yun, saksak mo yung euthanasia. Pinahirapan mo, ikaw din extended ng death. Why not namamatay na lang siya normally kung ano yung talagang, ano. Amen po ba? Ang daming palusot ng tao. Ang mercy. Kaya nga, para magkaroon tayo ng tamang mercy na galing sa Panginoon, ito. Sa kanya rin galing kasi lahat eh. Amen po ba? Mercy comes from the mercies of God. Amen. Hindi rin galing sa atin kasi nga nasa fallen state tayo eh. Yung mercy natin distorted din. Yung love natin distorted din. Tama. So yung mercy natin galing kay God kasi ganito. Minulat kasi ni God. Ipinakita ni God sa iyo yung katotohanan kung gaano kalaking habag niya. Ipinakita ni God sa iyo kung gaano ka makasalanan na ikaw sana pupuntaan ng impyerno, dapat kaaway ka ng Diyos, pero ngayon kinakahabagan ka ng Diyos. Ang grabe yung biyayang binigay niya sa iyo. And then nakita mo yun, grabe kinahabag ka ng Diyos. So yun yung naging basis mo, kaya nagiging mahabagin ka sa iba dahil natutunan mo yun sa Diyos mo. Amen po ba? Hindi yun yung mercy na galing sa iyo. Yun yung mercy na tinuro ng Holy Spirit sa iyo. Amen po ba? So, ito pa. Ito ang isa sa mga pinaka top of the list. Yung blessed are the pure in heart. Ang daming tao akala niya, katangian niya yan, yung pure in heart. Kasi ang sabi ng Panginoon eh, kung may pure in heart ka, you will see God. Eh, ang tanong doon, sino ba yun? Sino ba sa tao sa mundo na pure in heart? Anong testimony ng Bible tungkol sa puso ng tao? The heart, sabi sa Jeremiah, is more deceitful than all else. And desperately sick. Yan ang puso ng tao. Who can understand yun? Sino nakakaintindi nun? Si God. Alam niya yung corrupted lahat ng puso ng tao eh. Alam niya yun. Kaya it is a foolish thing na sabihin mo, trust your heart. It is a foolish thing. Corrupted yung heart natin eh. Si God nakakaalam nun. And then, another word. Sabi ng Panginoong Jesus, meron pa yung kanina. Sabi nga doon sa may Ecclesiastes, furthermore, the hearts of the sons of men are full of evil and insanity in their hearts throughout their lives. Mula pa daw nung buhay, bata ka, yung puso mo is full of evil and insanity. Tignan na ba ang bata, di ba, habang lumalaki sa mundo, nandun yung evil eh, naka-embed sa kanya. Kaya nga ang trabaho ng magulang as Christians, i-discipline siya. Dapat yung magulang, alam niya kung ano yung nature ng sin. Nakikita niya yun at kinokorek niya yun from time to time. Hindi niya yun dapat kinokondone, hindi niya dapat pinababayaan yun. Kasi para makalaya siya doon. So, nasa puso niya na yun. And then, sabi pa sa may Genesis 6-5, kaya ginunaw ni God ang daigdig kasi yun na yung every intent and thoughts of the heart of man, only evil continually. Yun na ang tendency ng heart ng tao.
evil continually, patuloy na paglayo sa Diyos. Yun ang alam niya. Kaya nga sabi sa may Proverbs 28 verse 6, those who trust in their own heart is a fool. Amen. Why? Kasi nga yung heart natin corrupted. Kaya nga, yun yung ginawa ng Diyos, di ba? Nakita nyo na inoperahan tayo ng Panginoon, pinalitan yung puso mo, bato yung puso mo eh. Pinalitan ka ng heart of flesh. Plus, the Holy Spirit, tinanggal muna yung rebellious na spirit at binigyan ka ng Holy Spirit. And then the Holy Spirit dwells in us. Wow! Completo, recados. That's the blessing of the new covenant. The blessing. Amen. And kaya nga ang blessings, mga kapatid, ay hindi lang po siya confined sa material blessings. Amen pa ba? Kaya na pa natin pinag-uusapan ng blessings. Gusto niyo ba itong mga blessings na ito? O yan ang totoong blessings. Isa lang sa bahagi lang yun, material blessings. At kailangan din ni God yun para sa kanyang kingdom. Siya din nagbigay sa atin no, ng mga property, para lahat yun magamit sa purpose niya. Kaya nga sinabi pa ni Jesus ito sa may Matthew 15 na mula sa puso ng tao, ano ang lumalabas? Diba? Kung ito, baso, punong-puno yan ng tubig, tabigin ko, anong bubulwak dyan? Of course, kung ano yung laman nito. Kung soft drinks laman nito, bubulwak dyan. Eh sabi ng Panginoong Jesus, ito yung bubulwak sa puso ng tao. Mula sa puso, murder, adulteries, fornication, theft, false witness, slander, at maraming pang iba. It defiles the heart of men. Tama ba? Yes. Tayo lahat, witness tayo dyan. Okay. And from within the heart of men, proceed evil thoughts, fornications, theft, murders, adulteries, deeds of coveting, and wickedness, as well as deceit, sensuality, envy, slander, pride, and foolishness. All these evils proceed from within and defile a man. Oh, yan. Galing sa puso ng tao. Kaya nga, ito pa, dagdag pa. Eh, yung puso ng tao, corrupted na talaga, and then sabi ng Panginoon, ang taas ang requirement ni God. Who will ascend into the hill of the Lord? Who shall stand? Sino makakatayo sa holy place niya? Ako, sino kaya makakatayo rin sa may pulpit? Sa tingin nyo, kaya ako nakatayo dito dahil ako yung pure ang heart ko? Hindi! Sabi ng Bible, he who has clean hands and pure hearts, that is impossible with men. But with God, nothing is impossible. Amen? Yan ang ginawa ng Panginoon sa atin para makatayo tayo sa harapan niya. Para makapagsamba tayo. Lahat ng ito ay workings ng Panginoon. Yan yung mga inaccomplish ni Christ. Kaya nga nung Old Testament, meron tinatawag na ceremonial law na tinatawag na purification. Diba? Kinakailangan tayong ma-pure. Ito po, ganyan po, meron po silang ceremonial, meron po silang hisop na dahon, iwiwisik yun sa may blood ng mga calf, and then iwiwisik yun doon sa mga tao at saka doon sa may yung pat na papunta doon sa may Holy of Holies. Winiwisik yun para i-purify. At ito'y ginagawa especially sa sin offering. Pag-purify ng ating mga kasalanan. Kasi nga, by no means talagang impossible for man na makalapit sa Diyos. It is very impossible. Walang kahit na isang slight chance sa tao. Lahat ng tao ay corrupted ayon sa testimony ng Panginoon. Kaya nga, dito pa lamang mga kapatid, napakaraming blessing ng Panginoong Diyos. Amen? God made us pure. Kaya nga, may pangako ng Panginoon, they we shall see God. Possible na ba ngayon yun? Yes! Because of the works of the Holy Spirit in us. Amen? Okay, purification is the work of God through Christ foreshadowed in the Jewish ceremonial cleansing. Okay, so ito po yung mga verses na binasa natin kanina. Binigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso. Gawa po lahat ng Panginoon yan. Ang peacemakers, ayan, ito, pang last. Sino ang peacemakers? Sapagkat sila lang daw ang tatawagin na sons of God. Eh, kawawa naman tayo. Diba? Kasi ilang ang anak ng Diyos. Ngayon, alam nyo ba yung peace ng mundo? Ganito. Ganyan ang peace ng mundo. Kaya, wag kayong malilito na akalain nyo yung peace ng mundo na pinag-uusapan nito o yung peace talks ay yung peace ng Panginoon. Iba ang peace ng Panginoon. Ang peace ng Panginoon ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesus. Nagkaroon ng kapayapaan. Kasi kaaway tayo ng Diyos eh. Diba? So para magkaroon muna at may reconcile tayo kay God, si Christ ang namatay as
peace offering as sin offering. Upang magkaroon ng fellowship yung tao at saka sa Diyos. Ipinaliwanag natin yan sa may peace offering. So nagkaroon ng kapayapaan ng Diyos at ang tao at tayo ay na-reconcile na sa kanyang kautusan. Amen? Na-reconcile na tayo kaya may kapayapaan na. So ngayon, at dahil ikaw ay na-reconcile na sa Diyos, na-reconcile ka na sa kanyang kautusan at nagkaroon tuloy ng reconciliation sa mga tao sa paligid mo. At ngayon, gagamitin nga ni God as peacemakers para dalhin yung mabuting balita ng kapayapaan to the remotest part of the earth. Iyan po yung mga lahat gagawin ng Panginoon at ginagawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. This is an active, present work of the Holy Spirit within us. Amen. So, ganun din ang persecution. May endure mo bang persecution kung wala ang Panginoon? Eh, ang persecution sa pinag-uusapan doon, ano mga kapatid, ha? You are persecuted for righteousness' sake. Dati noon, pinapersecute ka dahil may talagang ginawa kang kalokohan, eh. Diba? Tawag nila doon, persecution. Pero yung pinag-uusapan ng persecution, pinapersecute ka because tumatayo ka sa righteousness. Sa tingin mo, mangyayari yan pag by your own? No. Ang lahat, all throughout history, mga kapatiran, they died in their faith, they stand in their faith for righteousness' sake. Si God ang nagbigay ng divine enablement. Pinugutan ng ulo, nilubog sa langis, pinakain sa leon, na-endure lahat nilang iyon, lahat ng iyon, not because of themselves, but because of the power of the Holy Spirit in them. Kaya huwag kayong mag-alala in times of persecution, huwag kayong mag-alala. Ang Holy Spirit ang mag-enable sa atin. Amen po ba? So, purihin ng Panginoon. So, wakasan na po natin yung ano, yung statement na ito. Okay? So, kaya nga sabi rito, but let him who boast in this, that he understands and knows me. Amen? Yung lahat daw ng nais na, ay hindi, may kulang pa pala yan. Yan. Thus says the Lord, let not the wise man boast of his wisdom, and let not the mighty man boast of his might. Let not the rich man boast of his riches. Wag yun. Wag yun ipagmalaki ninyo. Amen? Ang ipagmalaki nyo ito. But let him boast that he understands and knows me. Nakikilala mo at naintindihan mo yung ginawa ng Diyos sa'yo. Yun ang ipagmalaki mo. Amen? That I am the Lord who exercises loving kindness, justice, and righteousness on earth. Kaya nga tayo nabiyayaan, kaya tayo naririto dahil yan ang ating Diyos eh. For I delight in these things, declares the Lord. Amen. I pray na naging malinaw sa atin na para pala ma-receive natin ang blessings ng Panginoon, si God din pala, ang inisyatiba rin pala lahat ni God. At masarap isipin mga kapatid yung katotohanan na kaya lang pala tayo nakakatugon. It is because of Him. Because of the Holy Spirit na ibinigay sa atin. Amen. Ngayon, ang saya-saya natin itong DBBS pangalan, nakita natin, alam mo, tinitignan ko ngayon mga pictures, alam mo, nakakaiyak kasi kitang-kita mo yung unity ng church. Ang lahat, ang saya. May mga nagluluto sa kitchen, lahat, masayang nag-ambag, tulong-tulong, lahat, nag-asikaso yung mga youth, pagod ng pagod doon, puyat pa yung iba, may gumagawa ng banana chips, may kamote chips, di ba? Ang saya-saya, tulong-tulong lahat, ang saya, ang gandang tignan. Tapos pati yung mga taga Singapore nating kapatid nagbibigay ng mga used clothing, masayang-masaya rin sila. Nararamdaman natin yung joy ng Panginoon, pinaparanas niya sa ating lahat. Lahat ng ito, hindi, it is not because of us. It is because of Him. Purihin ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Panginoon, napakabuti mo sa amin. Lord, we do not deserve all these things. But Lord, because of your faithfulness to your holy name, and because of your commitment to your holy name, you have done all these things. Ipinakita mo sa amin what is justice and what is righteousness. Ang tamang judgment sana sa amin, O Lord, ay yung i-condemn mo na kami. But you acted on your justice. You have released us from all our obligations and our sins. Instead, you have forgiven us and you accepted us as your heirs of your kingdom. Hindi kami karapat-dapat sa lahat ng ito sapagkat kami
ay over and over na nagkasala sa iyo, nalapastangan namin ang kalooban. But Lord, napakasagana ng habag mo sa amin. Kaya kami ngayon nakakatayo, kaya ka pa kami nakakapakinig, kaya pa kami nandito pa ngayon, kaya kami nakakasuporta sa iyong kaharian, ay dahil ang Holy Spirit ay nagtatrabaho sa aming kalagitnaan to magnify your holy name. Lord, salamat po sa tagumpay ng DBBS 2022. At Lord, we pray, O Lord, sa strength and provision sa nalalapi sa itong week na ito, Panginoon, ang Yes Camp. Lord, gamitin mo kami mightily for your glory and honor. May your name be magnified in our midst, O God. It's an honor to serve you, Father God. It's an honor to serve the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Father God, for reigning in our midst. Thank you, O Lord, for the victory we have in Christ. Lord, we exalt you and we give you the highest praises and adoration. In Jesus' name, amen. Okay. Thank you, Pastor Jess, for God's message today, the food of our soul. Thank you, Lord, for thy mercy and grace. Thank you, Lord, for you have quickened our spirit, unveiling our spiritual blindness, enlightening us, removing our heart of stone through the conviction of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, handa na po natin ating mga tithes and offering. Bago po yun, tumayo muna po tayo at ating awitin ang ating offertory song. Maybe the request is there yet for the offertory. Mystery of the cross, I cannot comprehend. The agonies of Calvary. You, the perfect Holy One, crushed your Son, who drank the bitter cup reserved for me. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath completely satisfied. Jesus, thank you. Once your enemy, now seated at your table. Jesus, thank you. Remain standing, brethren. May I read to you Psalms 116, verse 12 to 19. What shall I render to the Lord for all his benefits toward me? I will take up the cup of salvation and call upon the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord now in the presence of all his people. O Lord, I am truly your servant. I am your servant, the son of your maidservant. You have loosed my bonds. I will offer to you the sacrifice of thanksgiving. I will pay my vows to the Lord, now in the presence of all his people, in the courts of the Lord's house, in the midst of you, O Jerusalem.
Praise the Lord. Let us all pray. O Heavenly Father, we thank you and we bless your name, O Father. Indeed, Lord, we cannot repay you, O Lord God, sa lahat ng benefits na receive namin sa iyo. Especially, Lord, sa salvation that we receive through Christ our Lord Jesus. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan mo po sa amin. Kami po ay pinili mo, kami po ay tinawag mo, nilapit mo kami sa iyong sarili. Upang, Panginoon, matanggap namin ang lahat ng kabutihan mo, O Diyos, at lahat ng biyaya mo, Panginoon. Lord, today we are here and we are bringing our tithes and offerings in obedience, Panginoon, sa iyong requirements sa amin. These things, Father, we bring to you not to repay you sa lahat ng kabutihan mo, but to honor you as you have instructed us, O Lord God. May we, Father, be always enabled by your Holy Spirit to participate, Panginoon, sa lahat ng gawain mo, that we may love you, O Lord God, sa lahat ng mga bagay na ito. And we bring to you, O Lord, these things to magnify your name sa mga works na ipapagawa mo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa support na binibigay ng mga kapatiran, O Diyos, sa iyong mga gawain. Maraming salamat, Panginoon, at ginagabayan mo kami kung paano, O Diyos, na ang mga nalilikom, Panginoon, na para sa iyong mga gawain ay nadadala ng mabuti at naipapamahagi, O Diyos, ng maayos para sa pag-furtherance ng iyong kaharian. Bless us today, Lord, and evermore. And as we bring you these things, Father, may you accept them, Father, as you accept us, O Father. We bless you in Jesus' name. Amen. May we now ask our kids, young people, and mommies with their babies to come forward. Upang may panalangin sila ni Sister Nancy. Let's pray. Okay, magdasal tayo ha, mga bata ha. Okay. Ama naming Diyos, purihin ka Panginoon, sambahin ang banal mong pangalan. Ama, salamat sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Salamat Panginoon na kaya kami naririto ay dahil sa iyong habag sa amin, Panginoon. Ama, nagpapasalamat kami sa buhay ng mga batang ito. Panginoon, salamat Panginoon na sa murang edad nila, Panginoon, ay nakikilala ka na nila. At nakakapakinig na sila ng iyong mga salita, Panginoon. Ama, dalangin ko, nawa ang mga batang ito ay lumaking taglay ang iyong mga salita, Panginoon. At mamuhay sila ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Palakasin mo nga po ang mga batang ito, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang maging matatag ang kanilang pananampalataya. Ama, lingapin mo nga po sila, Panginoon, at pagpalain, Panginoon. Ingatan mo nga po sila at ilayo sa lahat ng kapahamakan, Panginoon.
Awa, Panginoon, ang mga batang ito ay maging ilaw at asin sa sanlibutan na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito pong akin dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kids. Manatili muna ang mga bata. Youth, yeah, yung mga youth, pwede na maupo. Okay, kids, medyo iayos natin sila. Yesterday, mga kaupo na po tayo, mga kapatid. I would just like to give you a brief... Hello. Okay, sila po yung mga graduates ng DVBS natin yesterday. Palakpakan naman natin ang Panginoon. God has been faithful unto us. And we catered 67 children po kahapon. For the 3 days DVBS, meron po tayong 67 na mga bata. At ang napakaganda po dito, yung mga dati nating DVBS graduates na mga youth na ngayon, sila din po yung mga naging ate-ate at kuya-kuya nila sa ating DVBS. God is good. Kids, God is good! And all the time! Ayan, ready na ba mga bata? Ayan, very good. Ate Vic. Under people's feet. John 8:12.
And Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. John. Okay, Liam, meron kang memory verse, di ba? Yes. Yes po. Yes, teacher. Okay. Very good. Ano yung memory verse mo? I never see a book. I never see a book. Oh, di ba? Galing. Best in memory verse po yan. Every day nagre-recite siya. Nako, ang gagaling naman nila. Kuya Lance, meron nang papalit kay Kuya Lance, younger version ni Kuya Lance, si Liam. Okay? Okay, we have some announcement po. Okay, announcement po. Ang ating MC next week, si Sister Lina. May we request Sister Donna? May we request Sister Donna for the scripture reading? Ang ating offertory, si Sister Che. Diyan pa po siya. Sister Che Costales. Ayun. And then ating prayer for the next gen, siyempre, si Brother Rodel. Reminder again, our Yes Camp will be on April 14 to 16. May we ask Sister Iya for further announcement. Praise the Lord. Amen. Natapos po ang ating DVBS ng maluwalhati sa tulong ng ating Panginoon. Amen po ba? Purihin ng Diyos at tayong lahat ay nakibahagi sa kasiyahan, the joy of the Lord na tinatawag natin. Tayo'y nakibahagi sa kagalakan ng ating Panginoon. And this coming week po ay darating din po tayo sa ating youth camp. Youth, asan na yung mga youths natin? Excited na ba kayo for the youth camp? Yes camp. Ano nga ulit ang yes camp? Ano ibig sabihin ng yes? Oh, kala ko nakalimutan na nila yung meaning. Okay. So, Yes Camp ay gaganapin natin sa Marana itong darating na Thursday and Friday, Saturday. At I would like to remind all those who will be participating to please bring your own beddings because ito po ay stay-in. Yung mga gusto pong mag-stay-in ay okay la, pwede po doon. Pero kung hindi po kayo pinapayagan ng inyong mga magulang, ay kailangan pong sabihin nyo ng mas maaga po sa amin. Okay po ba? And then, ano pa po ba? Registration is 200 pesos. And again, once again, ay yung mga kapatid po natin na gusto pong mag-sponsor ulit ng ating mga kabataan who will be joining us, ay very much welcome po yung inyong mga sponsorship. Napakalaking tulong po na naging sponsorship natin sa DVBS last time, yung itong nakaraan. Kasi alam niyo po ba, overflowing ang sponsorship. Halos yung mga kabataan dito sa Bliss, mga bata natin sa Bliss ay nalibre na po. Amen? So alam niyo lahat po ito, sabi nga ng preaching natin kanina, it is all divine enablement. Di po ba? Hindi natin kaya yun eh. Wala sa atin yung kakayahan. Pero ang Diyos, walang imposible sa Panginoon. Amen? Kaya nga, nananalig tayo mga kapatid ng ating youth camp ay ganun din po ang gagawin ng ating Panginoon. And I know that the Lord will help us. At nawa, lahat po, kung meron po yung mga youth na po pwede nang mag-register, early registration na po para sa ganun ay makita natin kung sino po at gaano kadami ang makikater po natin. May mga youth po na mag-a-attend coming from different churches.
they will be joining us po. So parang inter-youth fellowship somehow yung mangyayari po dito sa ating pong camp. Okay, so maraming salamat sa Panginoon. God is good. Yes, all the time, God is good. Hallelujah. So purihin ang Diyos. There will be po a meeting after the service. Yung mga part, mga gagampan po sa yes, especially po yung ating mga JG and young people. I know, not the young people. The JG only. Tsaka yung mga elders po natin. We will be having a short meeting after po our service po. Okay? So maraming salamat po. Okay po. Before we end our service po, nais ko po munang pinapaabot po namin ang taus-pusong pakikiramay ng buong church sa pagpanaw ni Sister Violi Salvador. Kilala niyo po Sister Violi, Mami ni Sister Gian and Sister Ellen. I'd like to remember Mami Violi as a person who was so generous. Masayahin, maalalahanin, at napakabuting servant of God. We love you, Sister Violi or Mami Violi. We will always cherish the times you were with us. Rest in peace. May I just add in po, we will be having the last night po tonight. If you wish to join us, it will start at 6:30 po doon po sa kanilang bahay. Sa Nagilian po. Is it Nagilian? Ay, Gamu. Gamu pala. Opo. Ay, Upi. Sorry. Sa Upi po ang kanilang bahay. So, sorry po, hindi ako marunong sa mga directions. Okay, so doon po sa bahay po nila, 6:30 po, meron po tayong gaganaping necrological service po ni Mami Violi this afternoon. Okay, thank you po. Ang ating offertory next week, si Sister Baby Giyang. And then ang ating prayer for the next gen, si Sister Che Costales. Okay, scripture reading, si Sister Donna Ventura. Okay po. For our final song, may we now ask Brother Jorens, then our pastor's benediction. Muli po mga kapatid, niyayayanihan ko po ang lahat na tayo po itumayo at... Papurihan po muli natin ang ating Panginoon. Amen! God is good! And all the time! Hallelujah!
Almighty God, who lift you higher. You are the only King forever. Hallelujah. Maraming pong salamat, Ama, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa tagumpay. Salamat sa lahat ng iyong kahangahangang gawa sa amin. Nawa, Panginoon, huwag namin makakalimutan, O Lord, ang lahat ng mga katotohanan ito. Sapagkat ito ang nagbibigay sa amin, O Lord, ng lakas upang kami ay magpatuloy na maglingkod sa iyong kaharian. At patuloy na isulong, O Lord, ang lahat ng layunin ng iyong kaharian. Panginoon, ikaw po ang reason ng aming existence at ikaw ang pinaka-reason ng lahat ng aming mga ginagawa. Lord, nawa, Panginoon, pagpalain mo ang iglesyang ito at patuloy mong katagpuin ang lahat ng aming pangangailangan upang, Lord, marami pa kaming magawa, Panginoon. Sapagkat we recognize, O Lord, na ang lahat ng bagay ay sa iyo nagmumula. At para sa iyong kapurihan. Pagpalain po kami itong taong ito at ang nalalapit na Yes Camp, O Lord. Thank you, O Lord, sa lahat ng iyong sustenance at sa pag-iingat mo sa amin at sa mga campers, O God. Thank you sa lahat ng wisdom na ibinig-impart mo sa amin at nawa kaming lahat ay magkaroon ng iisang puso at diwa to glorify your holy name. Thank you, Father God, nawa pagpalain mo kaming lahat sa aming pag-alis at nawa ang iyong kapayapaan ay laging sumaamin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng ating Diyos.